So what's up mga idol, kamusta? And maligayang pagbabalik ulit sa channel ko. So ngayon mga idol is nakikita nyo ngayon yung NMAX. So nung last episode mga idol, ang in-install natin dito kay NMAX is eto, fuel regulator. Ayan. So ngayon, tatabasan natin yan dyan. Dito. Ayan. Tatabasan natin. Ayan. Gamit eto. Tara, simulan na natin baklasin. So ayun mga idol, natanggal na natin yung left side na footboard ni NMAX. So ayan, na-open na siya. And nakikita na na yung tangke and sobrang alikabok. See? Sobrang alikabok niya. Kasi ngayon ko pa lang siya ulit na open since magti 3 months na ata. Ngayon ko pa lang siya na open. So ganyan yung itsura niya. So ngayon, natanggal na natin yung footboard ni NMAX. So magsisimula na tayong magtabas. Na ang mangyayari kasi, hindi pa kasi ako talaga sigurado mga idol kung ang mangyayari is pag ganun, pag ganun or pag ganyan hanggang dito tapos pag ganyan straight dito or hanggang dito pag ganyan. So ang mangyayari is maguguhit muna ako kasi wala namang problema dito eh, kasi ipa-follow ko lang naman tong dito. So wala na, hindi ko na, hindi na ako magdi-design ng ano kung ano-ano dito. Basta sa akin tabas lang to, open na to dito, yun lang yung mangyayari ngayon. Simulan na natin magplano kung anong maganda dito. A few moments later. So yan mga idol, meron na tayong nagawang guhit. So yan na yung plano. Ganyan yung magiging itsura niya. Yung may guhit na lapis. Diyan yung tabas natin. Diyan isang buo yan na tatabasin natin diyan. So meron na tayong guhit. And pwede na tayong magsimulang mag-cutting. So ayan mga idol, ayan, natabas na natin yung sa footboard ni NMAX. Ayan. So ito yung itsura niya. Huwag na lang pansinin yung ibabaw kung ganun yung ano niya, itsura. Medyo marumi. Kasi hindi naman niya makikita eh. Ang importante mga idol yung dito, yung sa baba. Yan. And so nilinis na natin. Malinis na siya. So ngayon is ibabalik natin siya dun kay NMAX. Titingnan natin kung kamusta yung itsura niya. So balik muna natin. Balik na natin yung footboard na NMAX. So ayan, nakikita nyo, open na siya. Nakikita na na yung tangke. Tsaka yun, nakikita na na yung tawag dyan. Ayan, nakikita na na yung filter. So, saktong-sakto lang yung pagkakaano natin, pagkakatabas dito banda. Mamaya nga pala mga idol is hindi na rin natin ito ibabalik itong sa ilalim para maganda tingnan, diba? Malinis tingnan. So ngayon tapos na dito sa kaliwa, dun naman tayo sa kanan. Let's go! One eternity later. So ngayon mga idol, tapos na natin tabasin yung sa kabila. And explain ko lang muna kung ano yung mga nangyayari. So, ang design na ginawa ko is dito. So, nakikita na itong guhit na to, di ba? Ang sinundang ko na lang eh, dito.
sinundan ko na lang mga idol is yung dito. Para ganyan. Hindi ko na siya dinali dito or sinunod dito. And dito na lang sa ibabaw. Same din yung sa kabila. Dito, malinis siyang tingnan kasi hindi natin nakikita yung mga wirings. Pero, tipa tayo sa kabila. And, ito yung kabila. Same lang din. Paras lang dun. Paras lang din sa kabila. Dito rin. Medyo magulo kasi nakikita niya yung mga wirings. Pero, sige lang. Hanapan natin ng paraan yan para malinis. And ngayon, ang gagawin natin, sulit natin gagawin kay NMAX is papalitan na natin yung RareShock, ibabalik natin yung Chayo, tapos isasagad natin yung harap na shock. Sagad talaga na walang play. So, yun. Balikan ko kayo mamaya. Sagad muna natin yung shock sa harap, tapos palitan natin ng Chayo sa likod. A few inches later. So yun mga idol, nagbago ang plano. Hindi ko na siya isasagad. Iiwanan ko na lang siya ng 1 inch from T-post to dust seal. 1 inch yung clearance niya para may konti siyang play. So yun, tara, tirahin na natin. Yun na nga mga idol, ito na nga yung itsura ni NMAX natin ngayon. And wala na yung tapaludo niya sa likod or yung fender niya sa likod. Tapos yung sa harap nga is nakababa na siya, nakasagad na siya. Hanggang 1 inch na lang yung clearance niya from T-post to dust seal. Tapos yun, binalik na natin yung Chayo na shock. So kung napapansin niyo mga idol, binalik ko yung Chayo na shock, tapos tinanggalan ko siya ng rear fender or tapaludo sa likod para makita ko kung gaano kahaba yung ipapaputol ko dun sa spring ng Chayo. O magpapaputol tayo ng spring, pero hindi pa ako sigurado kung gaano kahaba yung ano, yung puputulan dun sa spring. So tingnan na lang natin mga idol kung gaano kahaba yung ipapaputol ko sa spring. Tapos mga idol, yung mga bolt na nandyan, yung mga hang na ginawa nating white gold is ililipat natin dun sa NMAX na isa kasi magpapalit tayo ng CNC bolts dito kay NMAX. So abangan nyo yun kung magkano yung aabutin sa CNC bolt ni NMAX. And ano pa ba, abangan nyo rin yung susunod na vlog natin mga idol is magpapalit tayo ng alloy tank kay NMAX at magpapalit din tayo ng upuan dahil yung flat seat na yan is ililipat natin dun sa isang NMAX. Magpapalit tayo either MTV or upper speed pa rin para straight tayo upper speed na brand. Upper speed yung engine support, upper speed yung tank. So i-upper speed na lang din natin yung flat seat. So ayan, lapit tayo. Ayan, kung makikita nyo, sagad na yung clearance ng inner tube sa dust seal. Mga 1 inch na lang talaga yan mga idol. May counting play pero mararamdaman mo talaga pag nadadaan ka sa lubak, mararamdaman mo yung tama ng dust seal sa ano, sa T-post. So yun, hanggang dun na lang muna mga idol. Kita na lang tayo sa susunod na vlog. So salamat sa pagantabay, salamat sa pag-aantay sa mga upload. And sa mga hindi pa nga nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. And i-click niyo yung notification bell para ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload.
And salamat sa mga idol natin dyan na solid. Salamat sa mga idol natin dyan na nagsasuggest kung anong kailangan natin gawin, anong kailangan natin palitan para sa concept natin. So, hanggang doon na lang muna mga idol. Kita tayo sa susunod na vlog. Peace out!